So mga kababayan, magbigay lang ako ng opinion dito sa isyu ngayon kay Percy Lapid kasi may nakita akong post sa Facebook eh, sa isang page na tila baga ang idinidiin itong si General Bantag. So gusto ko makuha yung opinion nyo mga kababayan kung anong reaction nyo dito sa nangyari ngayon na tila baga itong pag-imbestiga ng PNP ang dinidiin ay walang iba kundi si General Bantag. Kagaya nito ngayon ng bagong lumabas na isa sa mga kasamahan ng middleman na nasawi. Sabi niya nga dito ay nakausap niya daw itong middleman, yung matanda, yung tinatawag na middleman, yung nasawi doon sa Bilibid. Pagkatapos ng press con kasi ng kapulisan, kinuha yung mga information konti, tapos dinela sa Bilibid. Kinalaunan ay doon ay pinaslang doon sa loob ng Bilibid. At ngayon ay tila baga ang binuntungan ng galit ng taong bayan dahil nga napaslang itong si General Bantag. At ngayon dahil nga nasawi doon sa loob ng Bilibid, ngayon ang suspect nila ay parang umikot dito kay General Bantag. So ngayon ay dahil mayroong lumabas na naman itong nagngangalang Joel, eh sabi dito sa affidavit niya na nakuha ng GMA7 News, sinabi daw ni Escoria, Joel Escoria, na sinabihan daw siya umano ng middleman. Yung middleman kasi yung tinatawag, yung nasawi nga na sa Bilibid, ang mastermind niya na sa likod ng nangyayari kay Percy Lapid ay nagngangalan, yung mastermind niya nagngangalan Bantag. So ibig sabihin yung mastermind daw ay nagngangalang Bantag. So ngayon ay medyo nagulantang itong ating mga kababayan at samot-samong reaksyon. Gaya ng mga sinasabi nila ay hindi daw sila naniwala na si General Bantag ang nasa likod dito. Baka daw ito ay ginagamit ng mga malalaking sindikato na nasa Bilibid para idiin itong si General Bantag. So yan ang gusto kong makukuha na reaksyon nyo sa inyo. Kung naniwala ba kayo dito na naniwala ba kayo dito sa bagong lumabas dito ito ngayon na witness na hawak ngayon ng PNP? Hindi ako magkakamali na kasi sila naman atang na PNP o NBI. So ngayon itong kanilang hinawakan, ang tinuturo talaga ay bagamat hindi sinabi yung buong pangalan, pero wala namang ibang Bantag kundi si Gerald Bantag o yung dating Bucor, General Bantag. So na ngayon nga ay alam naman natin nirelieve yun ni Presidente Bongbong Marcos dahil na sa nangyayaring pagkasawi doon kay kaya doon sa middleman na isa sa mga sumuko dahil nga ay dahil daw doon sa natatakot din siya, di ba? High killer ka tapos natatakot ka pa, di ba? Ibang klase din eh, di ba? Na sinuhulan daw siya ng halos kalahating milyon para itumba itong si Percy Lapid. So dahil dinala sa nag-presscon kagad yung mga kapulisan, di ako magkamal, DOJ o nag-presscon kagad, pinakita kagad. Ang problema lang, hindi pa pala nasabi kung sinong mastermind. Dapat kinuha na nila yung pangalan. Ito yung mali-mali minsan sa mga kapulisan at mga ating nagsalit, nandiyan na sa harap yung witness. Bakit hindi pa kinuha buong detalye bago dinala sa kulungan? Ano yun? Suspend? Hindi naman movie. Ano ba itong ginawang movie na suspend? Parang sa huli na malalaman kasi kung noon pa lang ay kinuha ganito kay si Joel Contreras, kung bago yan dalhin sa yamang, ininilabas na nila sa media o affidavit na. So siguro parang hindi naman nila ito i-miniscron na, parang naging siguro naging aral na nangyari doon sa tinatawag nilang middleman na nasawi. So ang ginawa nila ngayon ay parang affidavit na lang ang pinamamahagi nila sa mga mainstream media. So tapos sana yamang nandiyan na kanhawak na nila ang pinakamali nila yung middleman eh. Kasi yun yun sana yung makatotohanan na nagsasalita. Nga lang, ang problema, bakit nila dinala sa kulungan na hindi pa naman pala buo ang mga sinasabi? Minsan nagtataka kayo, no? Bakit nila dinala sa kulungan
na hindi pa naman pala buo yung ebidensya nila. Wala pa sila, kundi ngayon sila. Bakit nila ikinulong isang tao? Bakit hindi nila muna hinawakan, inilagay nila sa custody nila para mapag-alagaan habang inimbestigan? Bakit dinaretso nila sa bilibid? Na ba't dinala nila sa napakalayong lugar? Di ba? Eh, alam mo naman na hindi pa pala, wala ka pang nakuha, nga, nalagay sa alanganin yung buhay ng tao. Hindi ba naisip ng ano yan, ng mga tao na yun, na mga kapulisan na yun, na mangyayari na yun? Di ba? Medyo mahina pag ganun, mga kababayan. So, ang gusto ko lang makita, naniwala ba kayo dito sa issue na yun? Kasi, pumasok na naman sa utak ko yung Bicol. Yung Bicol. Kasi kung babasahin natin yung mga comment ng mga kababayan natin sa post ng mga mainstream media, hindi sila naniwala na si General Bantag ang nasa likod. Ang sabi nga dito, salip na makulong daw ang suspect ay at ng mga kasama niya ay matay, si Bantag pa ang dinamay. Huwag kami, PNP. So ibig sabihin ay hindi sila naniwala sa investigasyon ngayon na tila baga ang lundo ng investigasyon na ito ang sinisentro ay itong si General Bantag, yung pinakasentro ng pagdinig na ito. At si General Bantag ay inappoint niya ni President Duterte doon sa Bilibid para siya yung mamumuno. At ngayon ay nirelieve nga ni President Bongbong Marcos dahil nga sa issue ng pagkawas lang middleman. So wala namang problema yon dahil nga yun naman talagang dapat bago may issue kayo, kundi i-relieve ka muna o suspend mo na ang iyong ano, suspend mo na yung panunungkulan mo. Ang problema ay mayroong lumabas, itong si Joel ay ang tinuturo daw, no? Bagamat hindi niya binanggit yung buong pangalan, pero sabi niya dito yung mastermind daw sa likod ng pagpaslang kay Percy Lapid ay nagngangalang Bantag. So sabi niya dito, so balit dahil wala na yung middleman ay sasabihin ko na ang sinabi niya sa akin. Sabi niya dito na si Bantag ang nag-utos sa amin. So parang si Bantag ang dinidin sana ito dahil wala ng middleman, maaring maraming wala ng middleman, talagang totoong nagpaslang, maaring maraming sumakay dito, maaring daming gustong makisawsaw. Lalo na yung mga, alam naman natin yung gaano kahina yung batas natin. Di ba? Napakaraming mga tao gaya Bicol-Bicol, kadaming sinisiraan, sino-sinong tinuturo, tapos kinalaunan, sana, wala. Kaya, okay lang, sumausaw dito sa mga ganitong kaso. Minsan, binabayaran ng malaking halaga. O sige, bayaran kita ng ganitong kalaking halaga. Sausawan mong isyu na yan. Ituro mo si Juan de la Cruz, si Pedro, si Judas, ituro mo na silang mastermind para madiin, matanggal yan sa ganyang posisyon. Maaring ganun. Kaya dapat itong kapulisan natin medyo laliman yung investigasyon. Hindi lang porkit tinuro ni Pedro si Juan de la Cruz na siya yung utak, ay yun na yun. Lalo na ngayon itong issue na ito doon, parang malabo na. Malabo na. Parang hindi na, kumbaga, kung sa ano ay naligaw na sila eh. Naligaw na sila. Kaya dapat laliman ng kapulisan ng investigasyon dito. Hindi porkit may lumabas na Pedro at biglang itinuro si Juan, ay yun na yun. Kasi maaring sakyan talaga, tama yung mga comment ng ibang mga kababayan natin dito sa kanilang mga post eh. Maaring sinasakyan na ito ng malalaking mga sindikato para maalis itong si Bantag. Kasi si Bantag niya ay siya yung dahilan kaya nawasak yung mga kubol doon sa Bilibid. Eh, pinagwawasak niya eh. Di ba? Bagamat hindi mapigilan, marami pa rin dahil libo-libo naman talaga yung mga nakakulong doon. Hindi mo naman talaga hawak ng ganong karami. Talagang hindi mo hawak. Ang mahirap kasi bantayan talaga, hindi ba? Sa aming kasabihan, mas mainam pa magbantay ka ng isang ano ba tawag nun, isang katirbang tupa o kambing kaysa magbantay ka ng isang tao eh. Ang isang tao, bantayan mo kapag may gusto, lulusot, lulusot eh. Maghahanap ng paraan. Pero yung hayop, pag binantayan mo, kahit gaano man karami, ay mababantayan mo kasi hindi naman niya naghahanap ng paraan kung paano eh. Hindi ka gaya ng tao na may utak at gagawa ng paraan pag may gusto. So, yan ang kasabihan nila. Pero sa akin, balik ako dito. Dapat maging silbing aral kasi yung Bicol eh. Pumasok sa isip ko eh.
na baka mabikoy-bikoy tayo, malas kanyas, mabato-bato, na si Bicol talagang pinakaano dito do kung sa sino-sinong tinuturo. At ginalaunan ay yun pala, ibinayaran lang naman para ituro si Juan de la Cruz at si Pedro na walang katotohanan. Sana laliman ang BI yung kanilang investigasyon dito. Yung BI, kapulisan, laliman nila yung investigasyon dito. Maging aral yung Bicol na yun na kinalaunan ay wala din man pala. No? Kasi na nawala na nga yung middleman, yung talagang totoong tumira, maaring sakyan na ito ng maraming mga sindikato para idiin itong si General Bantag. Ang iba pa dyan, maari din itong konklusyon, maaring bayaran din ng totoong hide killer at totoong mastermind, itong si Juan de la Cruz. Sige, ito, bayaran kita ng ganitong halaga, malaking halaga, maging buhay ano yung pamilya mo. Ituro mo si ganyan. Ituro mo si ganito. 'Di ba? Ituro mo si ganyan para magkalabo-labo na. Talaga magkalabo-labo. Ganitong sitwasyon, feeling ko magkalabo-labo. Wala na. Hindi mo na matutukoy yung sino talagang mastermind dito dahil nawala na yung talagang totoong witness. Yung lumalabas ngayon, medyo questionable na yan. Yung lumalabas ngayon na kung sino-sino mga witness na lumalabas, mas questionable na parang tumatak sa utak kong Bicol eh. Na kung sino-sinong pinagtuturo eh. Tapos kinalaunan, wala naman palang katotohanan. Yun sana, ang sa akin lang. Ang last, bago ko inang video na ito, pinaka-survey kasi ito mga kababayan, kung naniwala kayo dito sa isyu ngayon na tila baga, si General Bantag ang tinutumbok ng investigasyon. Di ba? Parang idinidiin ngayon si General Bantag sa isyu ng Percy Lapid. Di ba? So kaya gusto ko makita yung investigasyon nyo. At saka huli, ang aking ano lang, sana laliman pa ng police NBI ang kanilang investigasyon laban dito. Hindi porkit may lumabas kasi kaagad nga, ako, tuturo ko si ganyan. Si ganyan. Eh, yun na yun. Maaring ginagamit yung ginagawang politika, in short, para in general, maaring ginawang pinolitika itong issue na ito kay Percy Lapid. Maari, di ba? So, dapat laliman talaga. So, yan lang muna ang ating video mga kababayan. Maraming salamat at see you next video. At huwag niyong kalimot, ipalo, mag-like ito sa ating page. So, pang ano natin ang video, medyo okay-okay na yung ating violation na alis-alis na konti. So, pwede na tayo mag-upload dito ulit. So, maraming salamat mga kababayan. See you next video.